Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, marami pong salamat sa inyong pagdating, sa inyong pagdalo at pakikisa sa ating Santa Misa. At patid ng Diyos ang inyong pagpapagod, pagpapawis at paglalang panahon upang makaahon dito sa Antipolo upang makasimba. At lahat ang inyong ginagay mahalaga, may kahulugan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang ating kantimpala sa magagaw sa atin ng biyaya, ang Diyos ang makakalob sa atin ng pagpapala. Mga kapatid, marami pong salamat. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa binasang Ebanghelyo, ito ay ating mabibigyan ng pansin sa pamamagitan ng isang salita. Isang salita na buod ng Ebanghelyo na ginawa ni Jesus, na sinabi ni Jesus, pagtawag. Ang maalagad ay tinawag. Si Jesus ay tumawag. Saan tinawag? At ito ang ating pagninilayan, ito ang ating babaon, itatandaan sapagkat makikita natin ang ating sarili sa katauhan ng 12 alagad na tinawag. Sino ang tinawag? Sino ang tumawag? Saan tinawag? At mga kapatid ko, ikaw din ay kabilang sa tinatawagan ng Panginoon. Sino ang tumawag? Si Jesus ang tumatawag sapagkat kailangan niya na manggagawa na magpapatuloy sa kanyang gawain sa lupa. Ang kanyang ginagawa sa lupa at gagawin sa lupa ay dapat ipagpatuloy at dahil ito, siya'y tumatawag. Sa kanyang pagtawag, ito ay nagpapakilala na nagtitiwala sa iyo ang Diyos. Inaasahan ka ng Diyos at batid ng Diyos, ikaw kapatid ko, ay meron ka natatanging kagandahan. Meron ka pang natatagong kabutihan, meron ka pang natatagong kagalingan. Umaasang ang Diyos sa iyo, nagtitiwala sa iyong Diyos, tinatawagan ka ng Diyos. Huwag mong sabihin ay kay hamak. Huwag mong idahilan na ikaw ay aba, ikaw ay mahina at hindi kilala. Mga kapatid ko, ang nakikita sa iyo ng Diyos, meron kang kakayahan at makakaya mo. Nais ng Diyos na ikay makatayo, makabangon, ang nais ng Diyos, ikay magtagumpay, dahil dito, tinatawagan ka niya. Sino ang tinawag? 12. At makikita natin, itong 12 ito ay hindi sikat, hindi kilala. Walang kapangyarihan, walang katungkulan, ordinaryo pangkaraniwan. Subalit sa pangkaraniwan, sa ordinaryo, hindi sikat, hindi kilala, hindi makikisig at magaganda. Sila'y pangkaraniwan, mangingisda. At sa karamihan sa kanila ay makasalanan na kung saan ay mahina't marupok. Subalit tinawagan sila ng Diyos. May pag-asa pa. Ang nakikita sa iyo ng Diyos, hindi ang iyong kahapon, hindi yung madilim na nakaraan. Ang nakikita ng Diyos, ang iyong kinabukasan na ikaw ay magiging matapat, matibay, at mabungang alagad niya. Ayan ang nakikita sa iyo ng Diyos. Huwag mong sabihin ay kay punong-puno ng kasalanan. Huwag mong sabihin ay kay nagkakamali. Totoo tayo ay mahina at kay nagkakamali. Subalit ang Diyos ay nagpapatawad. Hindi naman nagpapatawad, nagtitiwala sa iyo. At dahil ito, kailangan ka ng Diyos. Tinatawagan ka. Paano mararamdaman na tinatawagan ka ng Jesus? Binigyan ka ng panibagong pagkakataon. Binigyan ka ng bagong panahon. Ika'y pinalakas. Ika'y pinagaling. Ika'y pinatayo. Nakabangon ka. At ikaw, masasabi natin, ito ang dahilan na kung saan narito pa ako sa lupa, malakas, malusog, matibay, may panibagong buhay, may panibagong araw, may panibagong pag-asa. Bakit? Tinatawagan ka ni Jesus na maglingkod, na siya'y makilala, na siya'y mahalin, na ikay sa kanya ay sumunod. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, saan ka tinawag? Makikita natin yung tinawag na 12, sinabihan na kung saan hindi magbakasyon, hindi magpasarap. Pagkos ay
ikaw ay maglingkod sa Kanya. Dalhin mo lamang ang Kanyang salita, ulitin mo. Dalhin mo lamang ang Kanyang salita, isabuhay mo. Ang ating dapat gawin, ito mga kapatid ko, siya'y makilala. Hindi lamang siya makikilala, bako siya ating mamahalin. At ang pagmamahal natin ay ating mapapakita kung maglilingkod ka sa Kanyang minahal, siya'y pinagkatiwala sa iyong kamay. Sino? Ang iyong mga magulang, ang iyong maanak, ang iyong kabyak sa buhay, ang ipinagkatiwala sa iyong kamay. Buhay, pahay, kabuhayan, ibinigay siya ng Diyos upang ito ay iyong pagyamanin, paglingkuran, at maging daan na kung saan makikilala ang Diyos, mamahalin ang Diyos, at maglilingkod sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ay nauwi sa isang salita, pagtawag. Sino ang tinawag? Ikaw at ako, ang bagong alagad. Sino ang tumatawag sa iyo? Hindi tao, hindi lugar, hindi bagay. Una sa lahat, ang tumatawag sa iyo, ang Panginoong Jesus. Saan? Na siya'y makilala, na ikay maglingkod, na ikay magmahal sa Kanya at sa Kanyang kawan. Tandaan mo sa iyong pag-uwi, tinatawagan ka ni Jesus. Ikay mahalaga sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.